Welcome to Broadcasters Forum, a weekly analysis of the country's current issues participated in by the country's top radio and TV broadcasters, including friends from the print and social media, with special guests from the academe, politics, and socioeconomic arena. Brought to you by the Liga ng Mga Broadcasters sa Pilipinas and PAGCOR, or Philippine Amusement and Gaming Corporation. At siyempre, pasalamatan din natin ng FISPC, ang Philippine Inventors Producers Cooperative, na siya pong, katuwa natin sa pag-broadcast ng ating Broadcasters Forum online, ha? Ang FISPC na pinangunahan ng ating kaibigan na si Popoy Pagayon. Well, welcome to our Broadcasters Forum online today, araw ng Huwebes. At today is January 19 at nahulugan na bali pang tatlong araw na broadcast natin sa taong 2023. At sana po ng ating PAGCOR, sana po ng ng ating mga kasama sa Liga ng Mga Broadcasters sa Pilipinas. Magandang magandang umaga po sa inyo. At welcome sa ating forum today. At ang mga guest na rin ay si Aba, Prof. Rondo, Roland Simbulan ng dating UP. At siya na isa sa mga regular na consultants na rin sa politika. Political analyst, patawagin. At siyempre, guest din natin yung mga taga-customs na pag-alitin niya taka-hapon eh. Noong isang araw yan. Ano, Lunes? Kasi isyo ay sibuyas. Ha? At ngayon eh, nag-back off sa ating interview ngayong umaga. At tawag lang kay Mace Dayon-Dayon na siya natin coordinator today. At nag-beg off dahil sa merong hearing sa Senado ang Bureau of Customs. At ang issue dito ay yung sibuyas na ipinusit din ang mga stewardess, mga PAL staff. Dahil dyan ay dahil na pagkakitan ni Senator Villar. Sa chairman ng Committee on Agriculture sa Senado. Well, magandang magandang umaga. And we'd like to welcome muna ang unang guest natin today, si Prof. Roland Simbulan. Hindi ko na nalaman na tagalog na ang malapit sa West Philippine Sea, ang kanyang, pinagpapakasunan pagka nagpapasko. Ha? Prof. Roland Simbulan, magandang magandang umaga. Welcome! Magandang umaga, Lakay, at maganda rin sa inyong mga taga-subaybay at Happy New Year. Happy New Year din. Happy Chinese New Year. Yeah, very good. Awa yung aking sinabi na nagpagkakasok ka pala eh doon sa West Philippine Sea, ha? Sa Masinduk, Sambales. Oo, binabantayan ko sila doon eh. Pabantay ako eh, meeting na. So noon pa kayo nakakita ng mga barko na Chinese, ha? Prof. Maraming mga ano kasi doon yung mga Philippine fishermen natin, lalo na yung mga malalaking fishing boats natin pumupunta at nangingisda diyan sa Scarborough, no, yung lugar ng Scarborough Shoal. Siguro mga 200 plus kilometers yun eh, mula Masinloc eh. Doon ang gagaling yung mga fishing herring para yes. Mangisda. Well, Prof, ang pag-usapan natin ngayon ay kamusta na ang takbo ng ating gobyerno dahil sa may nagkakaroon ng mga adjustments sa kabinete ni Pangulong BBM. Pero before that, gusto ko lang bagitin na tayo muna ay sa alam po ng Liga ng mga broadcasters ay nagpapasalamat sa United Nations kasi
sa pangalawang pagkakataon, tayo po ang mamahala sa pagbibigay ng celebration ng World Rayu Day. At tayo dyan ay tayo po ay mayroong bibigyan na 12 Legends of Broadcast. Ha? At kung loobin ay si Pangulo BBM ang ating guest of honor sa February 27 sa Manila Hotel. At tatlo sa ating mga kasamaan ay bibigyan award sa Liga bilang tinatawag na Legends of Radio. At kasama na dyan si Carmen Ignacio. Ha? Kasama siya ang Halo Almonte. Si Ayo Ipanko. Yung iba ay mga bata-bata pa. Ha? Na kagaya ni Jake Ortiz, si bata pa yan eh. Ulayin muna natin yung ibang mga may edad na. Ha? Mga may edad na na mga taga-radio. At next time tayo, ha? Next year or next year pa lang kasi taon na itong award na ipagkakaroon natin sa World Radio Day. At magandang umaga balit sa ating mga kasamahan sa Liga na kasama ko nagpapasalamat sa United Nations kasi tayo po sa Liga binigyan ng pagkakataon na mamahala uli sa mga Liga Awards ng mga sa mga radio reporters, ha? Eh yung iba rin eh noong araw pa na mahalam kahit hindi na natin masasama sa mga bibigyan ng mga awards. Okay, maganda muna kumaga muna kay Prof. Roland Sibulan. Prof. Kamusta mo ito sa Malanyang sa pinakauling yung mga adjustments sa kabinete ni Pangulo BBM? Well, tuwing may bagong pangulo, yan ang isang malaking transition, no, na nagaganap sa pamahalaan natin, no, lalo na yung mga appointive officials, hindi lang sa kabinete pero kahit sa mga bureaus, no, at iba't ibang mga posisyon kung saan ang pangulo ay may kapangyarihang pumili, no, nung mga nangunguna, no, doon sa ahensya ng pamahalaan kasi maraming mga appointive positions eh. So natural bago pagkatapos ng presidential election merong mga iba't ibang mga faction, ano, pwersa, no, lalo na yung mga naging supporters ng president elect, no, na may mga manok sila na tinutulak, no, so pag hindi napagbigyan nagagalit, no, ganyan, no, kasama yan sa transition eh ng bawat bagong pangulo, no? So ang challenge ng bagong pangulo ay talagang himayin talaga yung ano, yung qualifications, no, palagay ko dapat ang must tingnan hindi yung loyalty o lalo na sa mga napakahalagang mga ahensya ng ating pamahalaan kung saan kailangan yung skill, no, expertise nung ina-appoint, no, kasi baliwala kahit na loyal yan pero kung walang expertise ang magiging kawawa diyan yung taong bayan eh, no, kasi nagbabayad tayo ng taxes para i-manage ng mabuti yung ating na-contribute sa pamahalaan para may balik natin sa atin yan sa forma ng serbisyo, no, so kaya ang nararapat yung napipili diyan batay talaga sa kanilang experience at qualification, hindi dahil sa naging malapit sila sa pangulo o sumuporta sa kampanya, no, o mga ano yan, mga alam mo na kabarkada niya, no? So, kasi siya rin ang mga alter ego yan eh, no, ng pangulo pag pinili niya. So kapag hindi maganda yung ginawa nila o kaya palpak, ang nagre-reflect yun sa
sa pumili sa kanila, no, sa pangulo. Mm-hmm. No, kasi alter ego niya 'yan, ika nga. Prof, itong bago pumunta sa ano sa Switzerland si Pangulong BBM ay na-confirm na talagang mayroong alangas-ngas or rumblings sa militar. Kinonfirma ni Secretary Anyeta kahapon sa hearing ay ito daw na nagkakaroon ng rumblings sa military. Ano sa tingin niyo? Palagay ko hindi naman talaga ano, hindi naman talaga alingas-ngas, kundi talagang syempre natural lang yung mga apektado doon sa pagbabagong ginawa, no? Yeah. Appointment ganun. Promotions. Hindi sila satisfied, no? O kaya sila galit, no? Ganun din yung mga ano sa kanila, mga kaibigan nila, no? Pero ang gusto ko lang emphasize, lalo na sa pagpili ng ito, lesson din ito eh, sa pagpili ng mga position, appointed position. Yeah. Dapat maingat din ang appointing power, no? Mm. Maingat din sapagkat pwede kasing katulad sa lalo na sa mga posisyon sa militar at sa kapulisan, no, yung sensitive yung mga position highest positions diyan na ina-appoint ng pangulo, kailangan talaga batay sa kanilang qualifications at ganun din yung kanilang seniority, no, importante. Mm-hmm. No, kasi yun ang lalo na sa military, nire-respect nila ang seniority eh. Yeah. No, kahit yung mga classes sa PMA eh, no. So, nire-respeto nila yan. Kaya kuminsan kapag ina-appoint ang mas bata, no, mas bata sa kanilang class, no. Yung mga klaseng mas bata kaysa yung mga mas senior sa kanila, nagkakaroon nga ng alingas-ngas kapagkat lalo na sa kapulisan, no, sa PNP at saka sa Armed Forces of the Philippines, malaking bagay ang seniority, yeah, service, no, sa lalo na sa pag-appoint sa kanila sa mga posisyon. Yeah. Mabalik ako tuloy yung panahon ni dati Pangulong Marcos, ha? Yan nagsimula yung RAM, di ba? Yung RAM noong araw ni Senator Gringo Nasan at saka yung mga official. Reform the Armed Forces Movement or RAM. Yeah. Nagsimula. Kasi nga, ang pagtingin nila, lalo na ilang mga in-appoint na chief of staff, yeah, kahit na retirable na sila, kasi ang retirement age lakay sa Armed Forces of the Philippines at saka sa kapulisan natin, no, PNP, ang retirement age is 56, no? Yes. So dapat halimbawa chief of staff ka, umabot ka ng 56, dapat i-retire ka. Kasi ang nangyari, pinag-extend sila, no? Pinag-extend sila very much beyond the retirement age. Yeah. Kaya yung mga umaasa, yung mga sumusunod sa ranggo na umaasa na ma-appoint, no, patay sa kanilang seniority, nawawalan ng chances kasi sila naman pagdating ng retirement age pinapa-retire na sila, pero itong isang in-appoint na extended term siya, no, ang mangyayari mawawalan yung kanilang pagkakataon at tsansa na ma-appoint sa mga pinakamataas na posisyon sa Armed Forces o kaya sa Philippine National Police, no. Ito ngayon ang actually itong alingas-ngas na ito, ito rin ay palagay ko bunga din nitong bagong batas, no. May batas kasi nung last, isa ito sa mga huling batas na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung bibigay ng fixed term of 3 years sa isang na-appoint na chief of staff, gayon din yung mga na-appoint sa mga pinakamataas na posisyon sa Armed Forces of the Philippines, no, katulad ng mga service commanders, no,
sa Navy, Air Force, Army, tapos kasama din dyan yung mga Vice Chief of Staff, no? Tsaka yung mga area commanders, no? Yeah. Ayon doon sa bagong batas na ito, binibigyan sila ng 3-year term. So, pag binigyan sila ng 3-year term, ma-extend sila kahit na retirable na sila. Pero, yun nga, yung mga susunod sa kanila na umaasa, siguro matagal na umaasa na in the future magiging chief of staff sila o vice chief of staff o maging chief ng Philippine Army, mawawala yung kanilang pagkakataon kasi sila mariretire sila pero maaga. Ma-extend pa. Or kasi halimbawa si Centino, no, yes. General Centino halimbawa na nakaupo, isa yan, nakaupo nung matapos yung termino ni President Duterte, no? Kasi na-appoint siya 2021. Tapos magre-retire sana siya itong February 4, no? Nung pumasok si President Marcos, pinalitan siya, no? 'Di ba? Pinalitan siya at yung pinalit sa kanya mauna sanang magre-retire. Mauna pang magre-retire sa kanya. No? Mm. Ito namang si General Centino, parang siya na kasi ang pinakamataas eh. 4-star general. No? Nakagarahi lang siya. Wala siyang trabaho. No? Pero nasa active service kasi hindi mo pwedeng piliting mag-retire yan hanggang retirable ang age niya talaga. No? So, nakaparada lang siya. Pero ito namang pumalit sa kanya, mas bata, no? Mas mababa ang ranggo. Mm. No? Mas mababa ang ranggo. Pero hindi siya maka 4-star general. Kasi dapat ang pipakta 4-star general eh. Oh, okay. So, palagay ko bunga ito, lakay ng ano eh. Yeah. Alam mo, yung mga nag-a-advise kay President Marcos, no, yung ano nilang ganoon, syempre may mga manok sila ganoon sa kanila, nag-aano, kaya kuminsan yung seniority nakakalimutan yung mga rules na nandiyan sa proseso. Okay. Well, live tayo sa DWRB FM News at dasalin niya natin si paring Rene Tichanco. Pare, good morning. Hi, good morning paring Rolly Lakay, good morning. Simbulan, Roland Simbulan. Yes, Professor, yung Marcos administration 6 months nagpapatuloy, wala pa isang taon na lang po. Ano ho ang inyong observation doon sa mga newly appointed secretaries and other officials, Professor, ano ho ang observations niyo rito? Yun, palagay ko kasi itong mga pinapoint na cabinet members at saka pinapoint sa iba-ibang position, no, sa ating bureaucracy, no, mag-head ng mga ano sa bureaucracy natin. Ito'y katulad nung nabanggit ko sa inyo, isa sa mga regular na ginagawa ng bagong pangulo, no? Kasi gusto niya yung at may kapangyarihan naman siya ayon sa konstitusyon na gawin 'yon, no? Pero ang problema kung ang napipili tulad nung nabanggit ko kanina ay nababatay sa yung malapit sa pangulo o kaya nilabian ng ilang tao, pero yung kakayahan noon batay sa kanyang expertise talaga at experience ay kulang, no? Kasi yun ang isang risk ng isang appointing power eh. Kasi kaya kailangan maingat yung nag-a-appoint, no? Natural lamang na may mga naglalabi kasi so among the supporters sa campaign ng pangulo, merong iba-ibang ano yan, faction yan, meron silang mga manok na tinutulak,
ganun, para i-appoint sa mga posisyon, no? Pero dapat doon din kailangan very careful ang presidente, sapagkat pag mali yung kanyang pagka ano diyan appoint at kulang yung qualifications talaga ng tao, talagang siyang mapapasama, no, yung dahil siyang appointing power. Kaya nga siguro sa ating sistema, kailangan dumaan yung mga inappoint na yan, no, mga lalo na sa mga pinakamataas na, hindi lahat pero pinakamataas na mga posisyon, katulad ng cabinet positions, mga generals at saka yung ambassadors natin, kailangan dumaan yan sa commission on appointments, no, ng kongreso natin, no, para himayin, ika nga, para himayin yung kanilang qualification, at kung nakikitang hindi sila qualified o kaya merong mga kaso na hindi na re-resolve, no, like kuminsan may criminal case, merong mga pending cases related to corruption, no, pwede silang harangin, no, pwedeng harangin yung kanilang appointment kahit na inappoint sila ng pangulo, kasi pwede under the constitution, kailangan pumasa sila ng commission on appointments, no, which is composed of members of the Senate at saka House of Representatives, no, bilang isang bicameral committee, no. So isang ano yon, isang paraan para ma-vet, no, ma-vet yung kanilang qualifications, no. Pero ang problema, marami ring posisyon na may appointive power ang presidente na hindi dumadaan sa commission on appointments dahil hindi kailangan yan sa constitution, hindi required, no. Halimbawa yung mga nagiging heads ng LTO, no, LTFRB, no, hindi kailangan i-ano yan, no. Kasi sa constitution ang talagang nire-require lang yung mga magiging generals, no, ambassadors natin at saka yung mga cabinet, no, cabinet rank na official na mamumuno sa mga iba-ibang departamento, no. So yes, Prof. So sinasabi nyo, mukhang nananaig ng bahagya yung loyalty, yung political patronage, backer system, salit na qualification, ganun ba yun, Professor? Yes, opo. Opo, yun ang gusto ko sabihin. Kasi alam naman natin ang dynamics niyan, eh. Kasi siyempre, may mga naging supporters ang pangulo at yung mga nagkampanya sa kanya, kumbaga sa ano, kasi pag na-elect na yan, it's payback time, ika nga, di ba? Payback time. Kaya inaasahan nila na yung kanilang manok o kaya sila mismo ma-appoint diyan, no? Ang kaso, maraming interesado, eh. Minsan sa isang position, maraming mga interesado diyan, no? So tinutulak nila yung mga ano nilang yan, tapos ginagamit lahat ng kaya nilang impluensya, no, para yan ang may luklok, no. Ang problema nga, kung hindi maingat ang appointing power, talagang ano, ngayon ako yung tatanungin, palagay ko dapat mas mabuti, kasi malaki ang ating mga bureaucracy, yung civil servants natin. Ito yung mga taong talagang professional na nasa iba-ibang departamento, nandiyan sa mga ahensya natin, maraming experience na. Palagay ko, mas mabuti para sa akin na ang isa sa mga qualification ay yung taong yon ang gagaling mismo doon, eh, no? Sa departamentong yon, tapos kung maari,
sundan din ang seniority rule, no? Seniority rule, no? Of course, yung kanyang achievements, performance, pero para maging stable, kasi ang ating bureaucracy, ika nga, sa pamahalaan, permanente yan eh, no? Sino man ang ma-elect, every time may election, no? Nagkakaroon man namang changes sa ating leadership, political leadership, sila nandyan, permanente, no? Sila ang nagbibigay ng stability, ika nga, no? At saka continuity sa ating pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan sa kabila ng pagbabago ng liderato, no? So alam na alam nila yung ano, sa matagal na panahon yung problema diyan, they're on the ground, no? Yung iba galing sa rank and file yan, umakyat, no? Para sa akin, kung maaari, ang ina-appoint na ano, galing mismo sa bureaucracy yan, no? Kaysa kukuha from outside, kasi yan ang isa sa mga reklamo ng mga maraming nasa civil service natin, civil servants. Sila napakahigpit sa kanila ng rules, no? Qualifications para entry pa lang, may exam pa sila, no? Tapos yung may merit system pa sila. Tapos maya-maya ang ilalagay, ilulok-lok sa pinakamataas na posisyon sa kanilang departamento, somebody who has never had any experience na related sa ano nila, no? Trabaho nila doon, no? Habang sila dumaan sa ano talaga, no? Sa butas ng karayom, no? Palagay ko dapat para din, this is for the sake of our ano, no? Stability of our country, tsaka yung serbisyong binibigay ng pamahalaan sa mamamayan, no? Okay, Lakay, isa na lang follow-up question. Nabanggit yung stability, ano ho? Hindi ba parang paulit-ulit lang ho tayo? Kada may mananalo presidente, parang yung mga, hindi nawawala po yung kalakasan, yung loyalty, hindi yung qualification. Ito ba ang daylan? Although leading question, kung bakit mabagal yung pag-ulad natin base sa ating kasaysayan na professor? Well, palagay ko po, kaya mabagal ang pag-unlad natin kasi merong mga taong nahahalal sa pamahala, sa ating mga posisyon sa pamahalan, o kaya na-appoint na ang kanilang objective sa pamahalaan ay hindi upang magsilbi, no? Pero ang objective nila ay ma-increase yung kanilang income. No. No. Kasi ganoon eh, no? Ang ano nga, marami, yan ang talagang hindi nila a-admit 'yon. They will never admit that, but they will never say that especially or admit that in any campaign, no? Election campaign. But sa totoo lang, batay sa kanilang kilos, no? Kinikilos. Yun ang talagang objective nila, no? Kaya nga yung iba diyan nasabihin nila kahit willing silang magsilbi sa bayan, no? Sa ating pamahalan kahit walang sweldo, no? Lalo na I'm sure merong mga ganun eh. Lalo na kung ang i-appoint mo sila o bibigyan mo ng trabaho sa customs, no? O kaya kahit wala silang sweldo, willing silang mag-ano diyan, no? Kasi iba yung objective ng iba, unfortunately. Kaya nga dapat siguraduhin natin na yung mga taong nandyan talaga, no, yung merong nagkakaroon ng years of experience, no, bago sila ma-appoint dun sa highest positions, no, nandyan sila at saka nagkakaroon ng expertise talaga. Kasi kung kukuha ka sa labas, hindi naman ano diyan talaga, ang only qualification niya ay kilala siya ng pangulo o kaya kaibigan siya o na-nominate siya ng mga supporters ng pangulo. Ayan, magkakaproblema ka diyan kasi pagka nagkaloko-loko yung pinaggagawa niyan, ang tatamaan diyan yung ang appointing power inevitably, no? Hindi maaalis 'yan. Kasi alter ego yung appoint
pointis na yan, alter ego ng Pangulo. Okay, thank you, Professor. Lakay, go ahead. O sige. Thank you, pre. Si Jake Ortiz muna ng DWAD. Jake Ortiz ng DWAD. Lakay, nakasara na naman ang video. Ha? Ang video nakasara na naman. Naka-off. Kaya hindi mo ako makikita dahil naka-off ang video mo. Yan. Okay. Okay. Okay, Professor. Magandang umaga po. Ano? I agree with what you have said, ano, yung lahat ng sinabi mo. And siguro, kasi sa record, ang Pilipinas po, nakalagay yan sa mga bansa na talaga ang political patronage ay grabe, ano, talagang... yun ang isa sa mga features ng sistema natin sa Pilipinas. Ano? Hindi kaya napapanahon na ang ipairal dito sa atin, ano, instead of this political patronage, yung tinatawag na meritocracy, by merits. Sa sinabi mo nga kanina na kailangan ang namumuno talagang mga tao na alam ang trabaho sa bureaucracy. No, katulad yan sa Department of Health. Hanggang ngayon, yung nakaupo dyan na OIC, si Dr. Vergeri, she has been there for so long na alam niyang ins and outs of the department, pero hindi siya na-appoint bilang permanent secretary. Anong take mo doon, Professor? Opo, ganun din po ang aking obserbasyon eh. Kasi nga meron tayong mga very professional na career personnel ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan na marami na silang years of expertise and experience pero kulang yung kanilang ika nga connection, no? Na hindi ina-appoint, no? Unfortunately, no? Hindi sila na-appoint dahil ang kulang lang yung kanilang connection, no? Which should not be the case. I think ang ako'y agree sa inyo na dapat pag serbisyo sa ating pamahalaan, dapat ang pangunahing criteria natin yung merit, no? Merit at saka yung achievements ng tao doon sa kanyang departamento o ahensya na ng kanyang panunungkulan, no? Kung stricto lang tayo, actually marami na tayong batas kasi eh, pati sa civil service natin, yun, Civil Service Commission nagbabantay supposedly. Pero pag hinahaluhan kasi ng ano yan ng politika, no? Nakikialam yung mga politiko na ina-appoint yung mga bata nila, no? Nadudungisan o nasisira yung mga rules, no? Mm-hmm. Civil service natin. Actually Civil Service Commission natin at saka yung Civil Service Commission Act, napakaganda ng mga ano diyan eh, mga rules nila and regulations eh. Regarding meritocracy, no, yung sa ating civil service, na nasisira lang ito dahil pag pinapakialaman na ng mga politiko natin, no, na nahalal, tapos pinapasok nila yung kanilang mga bata-bata, no, o kaya yung nilabi ng kanilang mga supporters, no, yun ang unfortunate na situation, no. So palagay ko dapat kung gusto natin talagang ma-improve yung ating mga serbisyo at yung pamamalakad sa pamahalaan, ipatupad lang natin yung ating mga existing na batas, no, regarding civil service, no.
at maano yan, no, maayos. Kasi kung hindi natin mawala na titingnan natin yung ibang bansa, no, katulad ng China, ang basis nila meritocracy, they're more on merit, no. Yes. And political patronage is unknown sa kanila. Wala masyado yan doon sa baba. Pero ibig ko sabihin, maunlad sila. Economically, they are progressive, no? Yung China. Okay. Malaki ang kanilang gross domestic product, ano? Tayo, sa matagal na napanahon, itong political patronage o padrino system na nabanggit kanina ni kasamang Rebe, ito yung nagiging problema natin dahil it seems na hindi naman mga qualified talaga o capable yung mga na-appoint na katulad yan. 6 months, marami ng pinalitan, ano, na mga cabinet secretary. Katulad ng sa National Security, ano ba natin yan, council, o si Advisor. Professor Clarita Carlos, ano, yeah. Pinalitan. Advisor. Ano? Advisor, ano. Yeah. So, pinalitan. Dahil siguro, ang isang problema, I don't know kung politika yun o ano, no. Pero nakikita natin na mukhang ito ang isa sa pinakamalaking balakid sa pag-unlad ng ating bansa, itong political patronage na sinasabi. Di kaya ito ay totoo, Professor? Opo, totoo po yan. Totoo yung, tama yung inyong observasyon, no? Tama, tama. Sana nga, di bali sana kung yung ina-appoint nilang o nululuklok nila dyan ay mga qualified o talagang dedicated to serve, no, our people, no? Ang problema po, ang ina-appoint dyan, marami sa kanila ang objective, no, ang layunin nila. Kaya gusto nila sa gobyerno ay hindi necessarily ukol sa public service. It has nothing to do serving the people. So maybe it's to serve themselves. Yeah. Hindi ko tuloy makalimutan, ano, na may isa tayong supposedly DNR secretary na na-appoint, ano. Kumatandaan po natin si Ginang Binibining Gina Lopez. Ah, yes. Very capable, ano, sa advocacy niya yung environment, ano. But unfortunately, siya na confirm sa ano bang tawag diyan? CA. Commission on Appointments. Commission on Appointments, no. Uh-huh. So nakikita natin na it's because of the siguro yung mga ibang mga may mga interest doon. Kasi ang kalaban niya mining, ang kalaban niya mga lager. So nakikita natin na ang isang tao na may advocacy na gusto pagandahin sa DNR niya, ano, pagandahin o proteksyonan ang ating environment, hindi lumulusok eh. Anong take mo doon, Professor? Opo, totoo nga po. Yun nga yung problema natin sa ating pamahalaan, no? Kasi lalo na, yun nga, meron nga obserbasyon na at batay ito sa ano din, sa mga researches na yung ating kasing kongreso, no, sa Senate and House, alam naman natin marami sa kanila galing sa mga political dynasties, no, mga pamilya ng political dynasties, at itong political dynasties ito, marami silang vested interest sa mga industriya, sa agrikultura, mining, logging, etc., no. Kaya nandyan sila, kaya sila tumakbo at nandyan para bantayan yung interest nila o kaya palawakin. Kaya sino man, kung meron talagang mga crusaders, halimbawa katulad nung nabanggit mo si Gina, Miss Gina Lopez, ayaw nila yan kasi yung pinapangalagaan nilang interest nila, kaya sila pumasok sa gobyerno, no, ay it will be disturbed, no, and it will be affected by these crusaders, no, who would like to protect our environment and also to provide the real public service to the people, no. Kasi nga, as I katulad ng nabanggit ko, we have appointed some people who have been appointed or elected, no, na ang kanilang layunin
kaya sila tumakbo o kaya sila nandyan ay para pagsilbihan ng sarili nila o pagsilbihan ng sarili nilang pamilya at hindi ang taong bayan. Okay, salamat po, Lakay. Thank you, Professor. Maraming salamat, salamat po. Salamat din sa tanong na yon. Thank you, Jake. Jake Ortiz ng DWAD. At dito tayo kay Kit Lagare. Juror Kit, good morning. Good your morning, Lakay. Yeah, good your morning, Professor Simbulan. No, Jake, good your morning. Morning. Morning din. At sa lahat ng mga nandito ngayon, ano po? Prof, good unang morning. Tanong. Kapag ba binuksan ang kamera ko, makikita na ako dito? Oo. Ayan. Oh, ito to start my video. Ay, may gano'n-gano'n pa pala factor. Ayan, ayan. Nakakitaan na tayo na. So, Prof, ito na yung pangalawang tanong. Yun bang pagka ang na-appoint ay matalino? Pagkatapos, kabisado niya ang trabaho from A to Z. Garantiya ba yun na siya ay matino at hindi mangungurakot? Well, ang katalinuhan at yung expertise, no, hindi necessarily hindi necessary na magiging matino yung taong yon, no, kasi ibang ano din yun, ibang aspeto. Dapat nga may expertise na siya. At the same time, committed siya talaga na magsilbi sa taong bayan at hindi yung pansariling interest. No, because batay din sa experience natin sa bilang isang bansa at sa ating pamahalaan, marami na rin tayong mga naging experts. Experts nga sila, pero unfortunately, ginamit nila yung kanilang talino sa masamang paraan, ika nga, no? Kasi there are such things as evil geniuses, di ba? No. Kasi kung genius ka, hindi na ahulugan matino ka. There are such things as evil geniuses, no? Si Adolf Hitler, evil genius siya. Kasi high school graduate lang si Hitler, Adolf Hitler, pero na-elect siya sa na-elect bilang chancellor ng Germany, na one of the most civilized countries in Europe nung time na yun. No? At kahit na dito sa ating bansa, we know of some politicians, no, who are classified or categorized as evil geniuses, kasi yung kanilang sayang nga kasi yung talino nila part-up nature ko minsan, pero ayun, pag iba yung pag naluklok na, no, ginagamit unfortunately yung talino sa pagsisilbi lamang sa kanilang interest, personal na interest. Alam nyo, Prof, naalala kong bigla si dating US President Bill Clinton, nung siya ay commencement na ex-speaker sa Harvard. So sabi niya, kayo na nandito ngayon is the 0.1% cream of the crop, kaya nga kayo nandito sa Harvard, no ha. Pero sana huwag kayong pumasok doon sa bitag na maiisip niyo na dahil matalino kayo ay lahat na lang na gusto niyo gawin pwede niyong gawin. Sana anya gamitin niyo yung katilinuhan niyo pag uwi niyo sa inyong mga bansa para pakinabangan ng inyong mga kababayan. Now, Prof, na let's call a spade a spade. Lahat ng posisyon sa gobyerno, hindi man lahat, karamihan pa nga dyan o marami dyan, binibili dahil sa pag-asa na makapangurakot ng terrible. Hindi lang po sa mga ahensya sa gobyerno, pati yung mga hepe ng pulis. Kung mas juicy ang posisyon mo, ay lamang ka na kung kaibigan mo yung chief of police or yung PNP chief. Pero kahit kaibigan mo,
magbabayad ka pa rin para ka mapunta doon sa juicy position kung saan talamak ang waiting at talamak ang droga. Hindi po ba? So ganun din po sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ngayon, Prof, ang kulang sa atin para, ito yung ugat eh, hindi political patronage per se, kundi yung corruption, no, ha? Na walang deterrent. Walang deterrent eh. Dahil yung mga salot na kurakot, kontrolado nila yung hukuman by, at trial by palakasan, Prof. So, ang talagang lunas, Prof, no, ha? Palitan natin ang hukuman trial by palakasan na nagagamit. Ginamit yan ng hari ng Espanya laban sa ating mga ninuno eh. Nawala na yung mga dayuhan, ginamit na naman natin mga kababayan na naluluklok sa Malacanang. Hindi po ba? So pala panahon na siguro, Prof, palitan natin ang trial by jury sapagat ito naman talaga ang pang-demokrasya na hukuman eh. Mamamayan, the sovereign people ang siyang magdidesisyon. Ano sa palagay mo, Prof? Umpisa na ba natin ituro yan sa UP? Retired na si Prof. Yes. Tuturo pa ako sa graduate. Tuturo pa, oh. Ah, yan pala eh. Yung ano po, yung maganda po yung tanong nyo. Well, unang-una gusto ko lang sabihin na sa follow-up dun sa previous na tanong nyo, yung genius, no, yung genius ng pagiging genius ng isang tao o yung kanyang kaalaman, no, ibang bagay yon dun sa kanyang ano, no, sa kanyang karakter, no. Meron nga tayong kasabihan na kung gusto mong i-test ang karakter ng isang tao, ano, bigyan mo siya ng posisyon, no, lalo na posisyon sa gobyerno, at doon mo masusubok yung kanyang karakter, no. Dito naman sa usapin ng trial by jury na ginagawa, no, na ginagawa sa ibang bansa, of course not all countries, but some countries like the United States, no, trial by jury, although sa ibang bansa naman karamihan pa rin ng bansa judge pa rin ang nagde-decide, eh, di trial by jury eh. Masasabi ko dito meron ding mga weaknesses or flaws yung trial by jury, kasi kung halimbawa yung nasasakdal ay halimbawa galing sa mga sindikato, no, yung accused, no, what will prevent them from, for example, putting pressure or coercing yung members ng jury at o kaya yung pamilya ng members ng jury na mga civilian, no? Kasi galing yan sa civilian population eh, yung jury eh, no? And it has also happened in, for example, even in the US, na kuminsan yung mga jury members pwedeng kung hindi nila kayang bilhin, no, pwede nilang i-coerce by threatening to harm the families of this, so that the jury members will decide in favor of the ano, of the accused, no, who may be a leader of the mafia, no. Yun ang ano eh, medyo ano yun eh, kasi much debated yan kahit na sa ibang bansa, pero nakikita nila kung yun ang dahilan natin, bibigay na dahilan na mas mabuti yung trial by jury kaysa yung isang judge. Pagtingin naman ng iba, mas mabuti kung yung nagde-decide trained talaga na judge, at meron ng ano, kasi sa training niya kasama yan sa mga bagay na hinahanda sila, no, yung possible pressure in their work, no. At and we have seen also some judges who despite all the pressure of money, no, coercion, no, even threats to their lives, they will rule based on the evidence and the rule of law, no. Makikita naman natin, meron din naman tayong mga matitinong judges na hindi kayang bilhin, hindi kayang i-pressure o takutin, o
o kaya takutin pa yung pamilya nila, no? Merong ano, kasi part ng training nila, ino-orient sila sa ganung possibility. Kesa nga yung mga civilian na kukunin lang by lottery, no? Walang ganung kahandaan, lalo na pag under pressure sila by either the defendant who may be a member of a syndicate or a criminal gang, no? So ano nga ito, isang issue na magandang usapan at magandang erase, but I think hindi necessarily ito yung solusyon sa ating sa kahinaan ng ating ano. Pero going back to also what you said about corruption, yeah, isang ano yan, isang endemic problem yung corruption sa ating ano. While the bureaucracy, yung ating civil servants, no, merong rules, no, merong rules against corruption, no, na sinusubukan nilang ipatupad. Unfortunately, kapag ang inappoint kasing sa highest position ng kanilang agency ay katulad nung nabanggit ko, mga ang interest nila ay talagang magnegosyo, gawing kapital ang kanilang posisyon, that is very contagious, eh, no? Yung ganong ano, kapag nakikita kasi nung ano, pero yung I think there are still members of our bureaucracy and civil servants who are not willing to accept, no? Kaya nga kuminsan may mga instances na yung mga civil servants pa natin sa ating bureaucracy, sila yung nagiging whistleblowers, no? Whistleblowers, no, laban sa mga corrupt na politiko o kaya yung corrupt na appointees sa kanilang mga departamento o mga ahensya sa pamahalaan. Prof, given na yon na ang trial by jury ay hindi perpekto, kasi isa lang ang korte na perpekto, yung korte ng Panginoong Diyos, no? Yun lang perpekto. Pero at given din na may mga jury tampering na nangyayari, no? Kamukha nung ginawa ni Donald Trump, no? Ayaw niyang bumaba sa pwesto, naglagay siya ng mga peke na mga board of electors. Pero nabuking, eh. Hindi nakakalusot dahil sa trial by jury nga ang uso doon. At ang pinakamahalaga, pro, na advantage ng trial by jury, ano po? Or ang trabaho lang kasi nila hanapin, yung mga juror, ha? Hanapin nila ang katotohanan. Oh? So hindi mo kailangan dyan ang matayog na pinag-aralan o lalim na kaalaman sa batas, no? Para malaman mo, matuklasan mo ang katotohanan. Sintilo ko muna ng pagkaraniwang tao, kayang-kayang tuklasin, prof, ang katotohanan, eh, no? At ang pinakamahalaga talaga, independence, no? Hindi po totoo, prof, na kayang-kaya nilang takutin, suhulan, o ano pa man, ang mga jurors. Oho, malabo po yun. Kasi, unang-una, kapag ka delikado ang buhay ng mga jurors, o susceptible sila doon sa halimbawa, malakas masyado yung kalaban, no? Sila ay nilalagay sa secluded na lugar, no? Ini-embargo sila, o ano ba tawag doon, yung... basta sinisecure sila, hindi sila nalalapitan ni numan. Kaya libreng-libre at hindi pinakikilala ang kanilang katauhan. Ang nakikita lang sa courtroom, yung ID nila bilang juror number 1 to 12. Ho, yung pangalan po nila, hindi dinidisclose po yun. Although, individually, may karapatan silang i-disclose after na nung verdict nila. Ho, pwede nilang... pwede na ikwento kung bakit, ano ang kanilang mga sentido komon, bakit nila nakinonvict or inacquit ang akusado, no, ha? Pero protektado sila ng estado. Oh, kung gusto nilang magpalit ng identity afterwards, pwede, suportado sila sapagkat may pera ang gobyerno na pantustos, no, kung wala ang korupsyon dito sa ating bansa, prof. Ang ninanakaw sa ating mga Pilipino, no po, mahigit 4 trillion taon-taon. Sapat-sapat at sobra-sobrang pera dapat yon. Hindi tayo dapat naghihirap dito, eh. No?
So kung meron ka pa pong mga agam-agam patungkol sa jury justice system, Prof, pag-usapan natin. Kilatisin natin. Yes. Maganda pong advokasya yan para din pag-isipan din natin. Kuhin natin isang topic yan. Kuhin natin sa topic, Prof. Opo. Isa rin magandang, kuminsan nagiging topic yan ng mga debate. Sa universidad, yung isyong yan. Pero ang masasabi ko lang, karamihan pa rin po ng mga legal systems ng mundo, judge pa rin, no? Ilan lang yung gumagamit ng jury system, no? At ang kilalang gumagamit talaga yan, ang Estados Unidos, no? Ang US, no? Kasi mula pa noong inilatag nila yung kanilang constitution, 1776, yan na yung nilagay nilang sa kanilang constitution, no? Jury system yung kanilang gagamitin, no, sa pag-decide sa mga cases, no. Pero siguro para sa kanila yun yung mas adaptable sa kanilang sitwasyon. Pero pagbansa na obserba din nila nangyayari sa US, pero mas gusto nila na merong isang judge, no, na trained sa rule of law, trained sa evidence, at kung yung pagpasura sa fake na evidence na pinipresent kung minsan, no, mas gusto ng marami na trained yung nag-assess sa ebidensya na pinipresenta sa korte. No? Prof, alam niyo po, no, ha? Mawalang galang lang po, pero ang United States of America, colony pa lang sila ng England, trial by jury na ang uso roon. In fact, iyan ay isa sa mga malalaking dahilan kung bakit sila na-deklara ng independence, sapagkat unti-unti nang inaalisan sila ng karapatan sa trial by jury ng mga ayudante ng hari, mga governor nila doon sa kanilang sa kolonya, ano po. At totoo din naman na siguro wala pang 1/4 sa mga bansa sa buong mundo ang may trial by jury. Pero isang bagay ang tiyak, lahat ng bansa na trial by jury ang uso, mauunlad. Mauunlad. At pati mga mamamayan nila, hindi lang bansa. No, ha? Di katulad ng China, maunlad ang gobyerno nila, pero yung mga membro lang ng politburo ang nanggigitata sa nakaw na kayamanan. Million-million sa mga inchik, nagdaraho pa rin. Ano po? At yung mga bansa na may jury justice system, no, ha? Na mga mauunlad, at pati mga mayan, includes not only United States, United Kingdom, Australia, yung Denmark, yung Switzerland, at Hong Kong. Can you imagine? Ang Hong Kong, kahit na binalik na sa komunistang China, ay nanatili ang jury justice system nila. At ang pinakabago, Prof, South Korea. 2007, nag-dry run sila for 5 years, at nag-fall blast sila noong 2012. Kaya nakita niyo yung pag-angat ng South Korea. Dati-dati, binibigyan lang ng pandesal lang ni natin, eh. Diba? Sa kahirapan na nangyari sa kanila at gutom. Pero ngayon, bigla umunlad sapagkat kalahati sa nabubuhay pa nilang pangulo na nangurakot, nakakulong at nabawi yung ninakaw. Dito sa atin, ha? Merong sinintensyaan, no, ha? Pero hindi nakulong at hindi rin nabawi ang kayamanan na ninakaw. Pambihira pa sa patis, Prof. Kaya, Prof, mag-juror advocate ka na rin, Prof. Alam niyo, malaki ang nagagawa ninyo ng mga professor, ng mga teachers sa pagmumulat sa mga bata. Sipin mo, ha? Ako, halos 60 anyos na ako nung mamulat ako sa trial by jury. No? Tinuturo sa atin na tayo ay demokratikong bansa. Pero, saan ba galing ang demokratiko? Hindi ba ito based on the proposition that all men are created equal and that the power really belongs to the people? Sapagkat nasasaligang batas natin, di ba? Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang tunay na demokrasya, Pro, para may power ang mga mamamayan, doon yan inuhugot sa karapatan sa trial by jury. So, ang nangyayari sa atin, sa papel, sa saligang batas,
mga sovereign tayo, mga people. Pero sa katotohanan, no ha, sa realidad, ang sovereign territory resides in the politicos. Diba? Yung nakapwesto, lalo na pagka ikaw ay nasa Malacanang, presidente ka. Pag ginusto ng presidente na maging diktador, kahit di siya magdeklara ng martial law, pwede siya maging diktador. Gagamitin niya lang yung hukuman. Katulad ng madalas na nangyayari sa atin kaysa minsan. Ang comment, okay. Ang reaction ko lang dyan, ang comment ko, sana siguro until we, kasi meron tayong election dito, no, both national and election. Siguro until we see the right people being elected through popular vote, no, being put into office, no, in other words, yung until we see the right dedicated people elected to these positions of power, doon pwede akong makonvince siguro na about this trial by jury. Kasi kung yung decision pinapaubaya natin sa tao dito pa lang sa paghalang ng official natin, we elect oftentimes we elect the wrong leaders, no, eh what more dito sa ganitong klaseng sitwasyon, no, na merong nagtatagisan sa korte, tapos kung minsan yung isang part, isang ano doon, eh let's say isang drug lord, no, na merong ano yan, may potential na takutin yung kahit magkulong yung jurors, pero kung tatakutin yung mga tetreten yung family members, no, o kaya gagamit din ng bribery at threats, no, yun ang ano. Pero if I see our country, our people electing the right leaders, maybe that will convince me that we are ready for the jury system. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa, pare. Kaya huwag ka mawala ng pag-asa. Hindi tayo mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Pero nabanggit mo yung ang electors, yung mga butante ka mo, Prof, ang nag-i-elect ng mga kandidato. Hindi totoo yun eh. Kumilikotong ang nag-i-elect. At yan, namimiyasa yung mga hayop na yan dahil hindi sila napapanagot sa 12 ay palakasan. Kita mo, ha? Dalawang beses na sila dinagukan ng Korte Suprema na unconstitutional yung pagdideklara sa mga walang kwarta, hindi kilala, na mga nuisance candidate. 2019 pa lang, nagbaba ng desisyon si Justice Hardiley sa amponente. 2022, ginawa na naman ng mga ungas. Dinagdeklara na naman sila ng muhin. Kasi hindi sila napapanagot eh. Ni kurot na manipis na manipis sa singit na ginagawa ng mga nanay natin, hindi sila nakakatikim, naparusa sa mga pawat ang pinagagawa nila. Kasi Marikit, minsan eh, gawin natin ito yung forum. Isa lang. Yun lang pag-usapan natin. Trial by good jury. One session ng forum natin. Ayos na lakay. Imbitahan natin yung Chief Justice. Yes. Pati yung presidente ng IBP. League of ano? IBP, yan. Yes, Creative Bar. Okay. Sige. Salamat, Prof. Ha? Prof. Salamat. Thank you. Ang yung last words sa ating mga tawas sa bay? Prof, last words sa ating mga suki. Last words. Well, yes, gusto ko lang sabihin na ang mas mahalaga siguro yung really professionalizing itong ating bureaucracy, ano? Pag-professionalize natin para hindi madungisan ng politics, no? Kasi sinusubukang patupad talaga ng ating professional civil servants yung ating mga batas at para gawin maging efficient yung ating mga serbisyo. At the more we respect, no, the independence of our three systems of government, no, para mag ano ng check and balance, no, sa ating pamahalaan, at gayon din yung pag professionalize yung ating civil service, I think mapapahusay pa rin ang serbisyo, pagbibigay ng serbisyo sa kabila ng mga pagbabagong nagaganap tuwing election, kung saan mga bagong opisyal ang nahahalal. At hopefully, katulad nung nabanggit ko,
sana yung kung sa pagpapatupad ng appointive powers ng presidente, kung may, every time may bagong presidente, sana ang kinukuha nanggagaling mismo sa bureaucracy. Nanggagaling sa department na 'yon, no? Dahil sa kanya experience at expertise at proven merit and proven strength of character sa pagsisilbi sa ating bayan. Salamat po, 'yun lang. Maraming salamat. Yung audio yata nyo, lakay. Thank you. Salamat, Prof. Thank you for joining us. At hanggang sa susunod na pagkakataon, Prof, salamat. Maraming salamat din. At maraming salamat din sa inyong mga tanong. Happy New Year. And Happy Chinese New Year. Oh, salamat po. At tingnan natin kung makaabot si Carlando Marquez ng LTAP kasi nagkaroon sila na ng meeting kahapon. Mukhang may mga malaking mga bagay na napag-usapan. Yung pinag-iabang ni Pangulong Bongbong Marcos sa Switzerland na Maharlika Wealth na siyang magiging wasihan ng pag-unlad ng Pilipinas. According to him, pag-usapan natin kasi may mga binabagay si Carlando Marquez na pwede i-suggest na maaaring pagbunan ng pondo ng Maharlika Fund para sa Pilipinas. In the meantime, break muna tayo. Well, babagin ko lang na yung ating World Radio Day ay tuloy na at ang mga siya dito sa World Radio Day ay ang Liga ng mga Broadcasters sa Pilipinas. At ang isa po sa ating mga celebration ay ang pagbibigay ng award sa 12 Legends of Radio sa Pilipinas. At we have invited the president na siyang mismong magiging guest of honor speaker sa ating World Radio Day sa February 27. Sa Manila Hotel. Ha? World Radio Day naka-address sa Pilipinas taon-taon. Kasi taon-taon mayroong World Radio Day in-sponsor po ni Senadora sa Cynthia Villar sa Senado. About 2 years ago, nagkaroon kami ng na-awarding sa Senado at this time what is going to be the Manila Hotel? Well, mukhang tumatawag si Carlando Marquez. Pakisagot nga. Si Carlando yung mag-forum sa atin. Si Carlando Marquez ng LTAP. Paligin ko yung forum natin ay sa February 27, yung ating World Radio Day, kung saan 12 broadcaster ay bibigyan natin yung award. Courtesy of United Nations, salamat din sa PAGCOR sa pagpagtulungan sa atin, matutuloy yung ating forum sa yung ating World Radio Day sa February 27. Joining na rin si Carlando. Ha? Joining na. Joining na si Carlando. Mga kapatid, ha? Dali lang, ha? Jake, tsaka parang yun na, ay at saka kay Keith Lagare, inabangan natin si Carlando Marquez kung makapag-report na sa ating forum this morning. Ha? Wala pa.
Sir, pa-accept na po si Karen Dumaquez. Wala pa. At again, ang ating pong forum ay, ang ating pong world today, kung saan ating mga guests, ang ating mga awardees ay si number one, Cecil Guidot Alvarez ng Radyo Balintaw ng DCRH. Carmen Ignacio ng Radyo ng DCRT at saka Radyo ng Bayan. Angel Almonte, pinuno ng dati ng Radyo Patrol sa ABS-CBN. Jim Hill ng WB at GMA-7. Si Lolo Doro ng Bumbo Radyo dati sa Baguio. Daniel Luzon ng UNTV. Raul Nacinto ng Radyo Bandido. Dave Macalma, station manager ng DCRH. Ayun pa po dating RH din, pero ngayon kasama namin sa DWIC. Mario Garcia ng Radyo Patrol noong araw sa ABS-CBN. Jay Sonza ng UNTV at maraming pinagalingan. At yung panghuli, si Pepsi Guerrero, isa sa mga pinakamatandang actor natin sa Pilipinas, representing Net 25. Okay? Nasa linya na natin si Carlando Marquez. Tapayan na natin ang kanyang report sa ating mga tagapakinig this morning. At hopefully, natin siya na mahusay. Ito na, si Carlando Marquez. Carlando, good morning. Good morning. Yeah, good morning. Good morning. At kabisita ko dito yung ating si Madam Cecilia. Taga-Korea. Hi, hello. Cecilia Park. Yeah. Hi, Cecilia. Cecil, welcome sa Broadcasters Forum. Thank you for joining us. Orlando eh. Sige, kung ano man ang dala mong balita sa ating mga tagapakinig. Orlando, ha? Good news or bad news? Whatever. Good news lang, Carol. Ano? Sige, good news. Kahit na suggestion sa National Economic Development Authority doon sa mga group of economics ng ating Pangulong BBM. Yes. Kung Maharlika Investment Fund, ang yes, ating suggestion diyan, Sir Rolly, para ma-survive yung ating ekonomiya, dahil kasi ang ating buhay ekonomiya ng ating bansa ay, ako ay naniniwala na galing sa fuel, galing sa oil company. So yun po yung napakalaking problema natin, dahil ang oil company na pinanggagalingan ng ating ekonomiya ay naka-deregulation law na binibili natin. Mm-hmm. So hindi tayo makatapat sa kanila, dahil unang-una tayo ay namimili lamang sa mga supplier dito sa Pilipinas ang ating buhay ekonomiya natin. So kung mabili ng ating gobyerno yung Petron ulit, ay pwede tayong makipagpatintero, makipagsabayan sa mga oil company na nandito sa Pilipinas, dahil kung magkano yung angkat nila, yun din ang angkat ng gobyerno, di ba? Mm. So kaya natin sumabay para maibaba natin una kuryente, dahil yan yung iniiwasan ng ating mga investor. Mataas masyado ang presyo ng kuryente dito sa Pilipinas. Mm. So, kung yung mga lahat ng mga power plant na electric company ay susuplayan ng gobyerno ng oil para maibaba ang ating electrification, isa sa magiging outlet nitong ating bibilihin na petrol. Pangalawa, yung pong ating lahat ng government vehicle bumibili ng mga fuel sa lahat ng gasoline station natin, iba-iba, di ba? So ito po, kung meron na tayong sariling depo, meron na tayong sariling gas station, doon lahat kukuha yung mga government vehicle. So meron na pong benta ang ating gobyerno, consumption, dalawa na. So ang pangatlo, lahat ng public transport, dahil ang ginagamit namin sa Rolly na fuel
mapagasolina, mapakrudo, mapalangis, mapabrick fluid, mapagulong, spare parts, lahat ay puro deregulated na ang umiiral na presyo ang ating gastusin. So dito ay pwedeng makapagbigay ng ating gobyerno ng mas mababa na halaga ng fuel consumption ng mga public transport dahil mayroon na tayong sariling gasoline station. Mm-hmm. So malaki ko yung magiging competition. Yun yung totoo na magkaroon na ng competition na totoo, hindi na po cartel. Kasi ang nangyayari sa ngayon, either we like it or not, tanggap nila o hindi, cartel po ang nangyayari sa ating bansa. So ngayon, kung itong mga tatlo na consumer ay makuha na ng gobyerno, magtatayo ngayon ng ating gobyerno ng mga water dams. Di ba? Kukunin sa pupunduhan ito ng Maharlika funding. So lahat ng mga ating mga bakanting lupa na pwedeng i-develop na magiging food products, na magiging agricultural food products, lahat yung mga lupang yan, pag mayroon tayong tubig, mayroon tayong tinatawag na long-term sustainable program para sa agriculture dahil kompleto tayo ng tubig. Dahil pagkakataon natin, dahil pagdating ng tag-ulan kasi, mas marami, 90% of the total natural water natatapon sa dagat, di ba? Mm-hmm. Dapat yun mapangalagaan na magkaroon tayo ng water dams, dahil yung mga dam ngayon ng tubig, e panahon pa ni Marcos, kung ilan yung iniwanan ni Marcos na matanda nung araw, hanggang ngayon yung pa rin wala pang naidagdag. Mm. Di ba? So ilan ang populasyon ng Pilipino mula nung nawala ang ating President Marcos? Almost 10 times ng population ng Pilipinas na. Di ba? So ito ho, para masustain natin yan, kailangan ang gobyerno, sila ang mamamahala ng mga traktora, binhi, para pati yung ating mga natural organic fertilizer, maitayo na rin natin yung tinatawag na LNG refinery. Ano ba yung LNG? Ito po yung liquefied natural gas na napakalaki ang volume natin sa Pilipinas. Ito yung human waste na tinatawag, paring Rolly. No. Ang human waste sa buong mundo, sa ibang bansa, ginagamit na ito na paggawa ng kuryente. Ginagamit na lahat ito sa kanilang ekonomiya. So ngayon, itong tinatawag na human waste, dahil ito po yung aking seminar sa iba't ibang bansa na napakalaki, ang napakataas ang average ng kanyang methane gas. So itong methane gas na ito, paring Rolly, yung pag mayroon na tayong human waste na biomethane gas, kaya na natin mag-maintain ng power plant ng electricity. Kaya natin i-maintain ng power, ano, mga sasakyan, traktora, lahat ng ating gagamitin, dito naman gagaling yung ating fuel. Kaya ito ho, ay ayaw nilang gawin dito sa ating bansang Pilipinas, dahil ang nagninegosyo nga ng ating ugat ng ekonomiya ng ating bansa ay mga politiko, mga kapatid ng politiko. Yun po yung katotohanan. Kaya ang ating Pangulong BBM lang ang makakaya na gawin ito. Fernando, bago yung ideya na yan, ha? Bago. At yan ba yung... Nakakaralan ko ba tagal na ito, paring Rolly Del Medio? Ito ba yung nakarating na sa Malacanang? Oho, kailangan ito ay may paliwanag natin. Kaya ngayon, ang ating NEDA, pinagagawa ako ng PowerPoint presentation nito para may explain kay Pangulong BBM. Yeah, so ngayon, meron dito yung tatay ni Mr. ni Ma'am Cecil Park. Yung tatay niya mismo, siya po yung inventor, designer ng liquefied natural gas sa CNG sa Korea hanggang sa Amerika. Yeah. Kaya siya ngayon yung aking partner na ipipresent ko kay Presidente, dahil kumpleto si Mr. Park, si Mr. Kevin Park, meron siyang mga industrialization
partner sa iba-ibang bansa na pwedeng dalahin dito dahil sa ibang bansa sa Korea, malaki na. Ilang libo, Ma'am Sise? How many thousands of units running of the liquefied natural gas in Korea? Bus alone is natural gas, yes. City buses and trucks, 35,000 units. You imagine, in Korea, they have 35,000 buses and trucks. CNG and LNG. Saan galing yun? Ito po yung galing sa human waste na sinasabi ko. Matagal na... Katanong ko lang doon, winning ba si Mr. Park na dalhin dito sa atin? Yung... kaya nga yun na pinag-uusapan namin ngayon. Noong araw, that was 2003, noong ginagawa ko ito, dahil noon that time, ay kasalukuyan na pinag-aaral ako ni Madam Gloria noon, noong siya na po yung presidente, o IC President, doon ako nirigaluan noon ng karo ng patay na may kabaong doon sa akin, bisita sa Makati. Yan ho yung history. Kaya dito, ay total naman, medyo mas edad na ako ngayon, 20 taon na nalagdag sa edad ko, eh hindi na ako matatakot dahil tayo talaga gusto na natin may maiwan na legacy na kapaki-pakinabang sa ating mga apo. Ilan taon naman si Mr. Park, Kalando? Mr. Park is in, nandoon siya ngayon sa Ulonga po dahil inaayos niya yata yung kanyang biniling bahay dahil gusto na niyang mag-resident dito sa Pilipinas. Oh, very good. Oh. Kaya yung kanyang ini-insist sa akin ngayon, yung maituro sa gobyerno na gawin na yung ating natural gas sa Pilipinas na napakalaki dahil araw-araw, oras-oras, minimunoto, nagdi-deliver ang Pilipino ng human waste. Diba ho? So yun po yung panggagalingan dahil nga hindi na tayo maglalagay ng puso negro sa bawat bahay, bawat building. Magiging piping na yung gagawin natin. Ang isang siyudad, ang isang probinsya ay pwede nang makapaglagay ng mga tatlo o lima o isa sa malaking probinsya ng tinatawag na refinery ng liquefied natural gas. Hindi na tayo bibili ng gasol. Sarili nating human waste, kaya tayong supplyan ng sarili nating gasol. Yun po yung unang produkto sa fuel. Ang pangalawang produkto sa Rolly ay yung tinatawag namin na propane gas, yun yung alternative ng gasoline, gasolina. At ang pangatlo, yung compressed natural gas, yun po yung acetylene na pamputol ng bakal, pang-welding ng bakal. So napakarami yan, industrialization, di ba? Ang pang-apat na gold mine ng Filipino human waste ay yun pong tinatawag namin sa international name na sludge. Yun po yung 100% na organic fertilizer. May proseso po yan. Hindi kaagad-agad ang dumi ay magiging fertilizer. Hindi. May proseso po yan. Pero kaya katagal yung proseso? Kalando, ha? Na-imagine ko kung gano'ng katagal kaya yung proseso na pinag-usapan natin? Ha? Sa loob lamang po ng ilang araw, ilang oras, ay talaga pag nakapagtayo tayo ng isang sample refinery dito, halimbawa, ang Pasay City, yung pong Mega Mall, di ba? Yung Mall of Asia, pwede tayong maglagay ng refinery dyan na tatakbuhan kung saan lugar yung medyo malawak na lupa dahil kailangan mo lang dito yung mga sufficient tank na paglalagyan ng mga human waste. Kasi doon ka manggagaling, magkakaroon ka ng parang tangke na malaki na parang may igbiter sa loob ng tangke. Tapos doon sa ibabaw ng tangke, meron pong tinatawag na vacuum pump. Kukunin niya yung amoy at ilalagay mo na naman sa isang tangke at doon mo naman ngayon sasalahin yung amoy. Pwede kayang bahay-bahay pinag-usapan dyan, Kalando? Ah, hindi, masyadong mano yung pagbahay-bahay, di para ka rin naglagay ng kanya-kanyang puso negro. So, maganda po yung isang barangay, testing na po ito, mayroon na po dyan sa Magallanes. Barangay Magallanes sa Makati, dyan sa San Lorenzo Village sa Makati, mayroon na po sila. Okay. Ang kumontrata na bumibili ay Meralco. Oh, kaya sila yung kumikita. Ibig sabihin, pagbukas mo yung gripe mo, tubig galing sa dumi, at pagsaksak mo ng kuryente,
Ang kuryente galing sa dumi. Okay ba? Ganun po. Yung pong magpapatakbo ng makina na mag-ooperate ng electrification natin, pwedeng yung liquefied natural gas ang gamitin ng makina. Okay. Kaya sabi ni Mr. Park sa akin at saka yung India, darating ito sa galing sa India, sa Manday, dandito na sila, ay sila mismo ang magdadala dito yung makina. Kaya ang challenge ko sa kanila, itayo nila dito yung industrial corporation na gawaan ng makina na pagpapatakbo ng sasakyan na liquefied natural gas. Para Gano'n makakalawak yung area na kailangan? Doon sa isang bayan o isang barangay, ang area niya, malaki na po yung mga kalahating, ano, yung mga 2,000 to 3,000 square meter, pwede na sa isang barangay, sa Makati, dahil malalaki ang barangay. Pag mayroon vacant lot na 3,000 to 5,000 square meter, eh makakapag-supply ka na ng halos siguro, kaya mo na mag-supply sa apat na barangay ng liquefied natural gas, yung gasol. Diba? Pwede ka na mag-supply ng ilang libong sasakyan doon sa gasolina na iang alternate mo yung natural gas na sinasabi ko. At yung CNG naman, kasi mayroong kasing proseso yan na Sir Rolly, may timplada kung tawagin. Well, yung sistema ng processing, siguradong gusto makita natin ang mga kapatid sana buhay, ha? Pagka may schedule ka ng meeting, isama mo kami, ha? Oo, pagka ano, paring Rolly, dahil kasi tatin, masakit man pakinggan yung sasabihin ko, ang human waste kasi natin dito, yung tinatawag ko na pambansang Puso Negro ng Pilipinas, ay nandyan sa Manila Bay, nandyan sa Pasig River, at nandyan sa Laguna de Bay. Diba? Kaya sana ho ang ating gobyerno ay pag-usapan, hindi pa tayo nagkukwento dito, kundi ito ay napag-seminaran ko ng ilang bansa, yung liquefied natural gas na napakalaki dahil yung human waste natin saan napupunta, paring Rolly. Iba pa yung food. Ano yung food na mga galing sa mga tira-tira na pagkain na galing sa mga restaurant. Malaki rin po yan ng source sa Pilipinas. Kaya sana ay magawa natin lahat yan, maibalik natin na organic fertilizer, dahil yung sinasabi ko na human waste natin na ma-convert natin into three kinds of fuel and one organic fertilizer, natupad natin yung nakasulat sa Biblia. Nakalagay sa Biblia po ito. Gano'n kaya mga matitipid dahil dito, Kando? Ha? Marami talagang milyon-milyon na makikinabang dito, paring Rolly. At napakaraming trabaho. Unang-una, yung sinabi ko, na pag nakuha ng gobyerno ulit yung petron natin, hindi na po maghihirap ang bansang Pilipinas. Lalo na kung gawin nitong LNG na tinatawag namin na liquefied natural gas. Dahil yung liquefied natural gas, tatlong klaseng gas fume ito ang may deliver natin. Plus one, organic fertilizer, hindi na mahihirapan ng ating magsasaka dahil sobra-sobra na ang ating fertilizer sa Pilipinas pag ito po ay nagawa ng ating gobyerno ngayon. Ang tanong ito kaya ay mangyayari sa panahon ni Pangulong Bongbong Kalando? Ha? Mangyayari po ito kung hindi tayo masindikato ng mga oil company sa Pilipinas. Well, palagi ko, ito'y kasama sa pinapangarap ni Pangulong Bongbong. No? Yung sinasabi ni Presidente Marcos, paring Rolly, na 20 pesos, 25 pesos ang halaga ng isang kilong bigas. Kung ito ay magawa, siguro kahit maging 15 pesos ang isang kilong bigas, kaya na natin gawin dahil napakarami nating lupa na pwedeng gawin pagkuhanan ng bigas sa Pilipinas. Aling Rolly. Okay. Well, yung ating mga kasama nagsyanisan na kasi nag-back off yung taga-customs na dapat ay guest natin ngayong umaga. Ha? Ilagay mo sa Facebook mo yung aking sinabi at tayo po, may libro tayo niyan na pwede natin ipakita sa ating gobyerno
at tatapusin ko itong darating na linggo yung feasibility study na isasubmit ko sa National Economic Development Authority para yung makita nyo kung totoo yung ating sinasuggest o hindi. Hello. Maganda yung topic na yan, Lakay. Ano ha? Pwede mo kasingit? Oh, sige. Kala ko, polis ka na eh. Ano dyan pala si... Na-off lang yung aking camera. Oh. Sa master control, na-off yung camera ko. Oh. Anyway. Circuit yung aking sinasabi, kaya hindi mag-appreciate nitong tao na ito kung hindi niya naintindihan yung aking ipinapaliwanag. Yeah. Tama ba ako, Circuit? 101% tumpak na tumpak kayo riyan, no, ha? In fact, yung teknolohiya na yan, discarding na yan, eh, noon pa man, ha? Meron na tayo dito sa Pilipinas yan, eh. Marami na. alam mo yung mga projects, yung mga housing projects na ginawa ng Amerikano, sa amin, matagal akong tumira sa Project 7, meron na yan, eh. Meron siyang tangke na talagang doon iniimbak for that purpose. Mm. Eh, hindi lang nila itinuloy nung mga kababayan na natin, din na mga dayuhan ang namamahala sa bayan kasi wala kwarta masyado diyan eh. 'Di ba? So, wala kwarta masyado, kaya ako, I'm sorry to disappoint you, Carolan, ano ha. Kalando. No, I'm not disappointed na in this project. Malabo na iyan ay isulong ng gobyerno hangga't ang mga nakapwesto diyan ay yung ilang mga naghahari-harian. Mangyayari kayo sa panahon ni Bongbong, ha? Oh. May dalawang hanay ang Pilipino eh. Yung isang hanay ay yung ilang mga naghahari-harian. Kasama na diyan yung mga politiko, yung mga negosyante, yung iba diyan politiko na, negosyante pa. Kung hindi man sila protector, negosyante sila mismo. At yung isang hanay, tayong nasa 99.9% ng mga echaperas. Ngayon, para mangyari yan, Kalando, kailangan magkaroon tayo ng partido ng mga echaperas. Palitan natin lahat ng mga, pati ang iupo sa Malacanang, kailangan sa hanay natin manggagaling. Ano po? At yung mga senador, mga kinatawan, kailangan lahat mga nasa hanay ng 99.9% echaperas para yung mga panukalang magaganda katulad ng binabanggit mo na makikinabang ay mga echapera, no, ay may ikasa, may isa bata. Agree ka ba dyan? Sorry na, Circuit, dahil kasi nag-aabol ako ng oras, mayroon pa akong board meeting ngayon, umihingi ako ng paumanhin, Circuit, at salamat sa iyong appreciation na sana manalangin tayo na matuloy po ito dahil isa po sa solusyon nung ating paghihirap, kailangan maitaas natin ang kalidad ng pamumuhay ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Circuit. Maraming salamat, Paring Rolly. Thank you, Kalando. Salamat, Kalando. Salamat na marami. Yung project na yan, Panakip, nakita ko sa Davao yan eh. Davao. Sa Davao, sa Davao Colony. Sa preso. Sa preso. Okay. Oo. Na yung dumi ng tao, dumi ng preso, ay gagawing panghugas. Ng mga sasakyan at saka pandilig ng mga halaman. Yung panahon lang magagawa ng araw, hindi ko alam kung nag-prosper na maging drinking water. Naalala mo, Lakay. Ipinatang araw. Naalala mo, Lakay, yung si Mayor yung sa Rodriguez, Rizal? Mayor ano ngayon? Engineer? Rodriguez, ay wala na yun ah. Oo nga, hindi na siya mayor. Pero ang project niya noon, Lakay. Yung nagsimula ng Kawari? Yes. Oh. Sa Rizal? Ang project niya noon, Lakay, yung basura. Kasi basura, nag-i-emit din ng methane gas yan eh. Yes, panggasong ng electric power plant. Ano nangyari? Di ba binaril, hindi natuloy? So ganyan ang nangyari sa ating bansa, Lakay. Pag hindi makikinabang ang mga oligarko,
ay wala yan, ibabasura lang nila ng ibabasura. Kaya kailangan talaga natin magtayo ng partido politikal ng mga itsaperas para tayo naman ang magtayo ang maghahain ng mga panukalang batas, no ha, para sa mga itsapera tulad natin. Okay. Mare. Thank you. Ha? I'll see you. Thank you din. Salamat po. Thank you. Sa mga kaniga. We'll see you next Thursday sa isang pag-edisyon ng Broadcasters Forum. Salamat sa pag-core at salamat sa mga kasama natin sa Liga ng mga broadcasters sa Pilipinas. At may have a good day today. Oras na para manahalian. Thank you. All right, bye-bye, Lakay.